Pasado ala una ng hapon, nang dumating sa COMELEC office ang Vice President Representative ng Partidong Lakas CMD na si Lyle Uy para mag-withdraw ng kanyang kandidatura. At halos kasabay lang niyang dumating si Attorney Reynold Munsayak, ang authorized representative ng kampo ni Mayor Sara Duterte na nag-file ng Certificate of Candidacy ng Alkalde para sa pagka-vice-presidente sa ilalim ng Lakas CMD Party. Tumangging magbigay ng pahayag si Lyle Uy at agad ding umalis, habang si Attorney Munsayak naman maikli lang ang naging pahayag. To her authorized representative, as filed her certificate of candidacy for the position of Vice President under Lakas CMD. Mayor Indaisas will issue her official statement and answer relevant questions in due time. Hindi naman mapigilan ng ilang mga taga-suporta ni Mayor Sara Duterte na dumugi na ang representative at isigaw ang pangalan ng alkalde bilang pagsuporta dito. Samantala, ilang oras lang ang makalipas, bandang alas 4 ng hapon, unti-unti namang dumating ang mga taga-suporta ni Senator Christopher Bongo dito sa COMELEC office. At pasado alas 4 ng hapon, ikinagulat naman ng publiko ang biglang pagdating o personal na pagpunta ni Senator Bato de la Rosa at Senator Christopher Bongo kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Nag-file ng kanilang withdrawal sa pagtakbo bilang presidente at vice-presidente ng PDP Laban ang dalawang senador. Pero si Senator Go, nag-file ng kanyang Certificate of Candidacy bilang presidente sa ilalim ng panibagong partido, ang Federalismo ng Dugong Dakilang Samahan o PDDS Party. Itinaas naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kamay ni Senator Christopher Bongo. At sa labas ng opisina ng COMELEC ay may tarpaulin na nakalagay ay Go Bongo ang Vice Presidente ko. Ay binura ang salitang vice ni Pangulong Rodrigo Duterte mismo bilang pagpapakita ng suporta sa pagkandidato ni Senator Christopher Bongo.